Isang mapanuring araw para sa mga ginigiliw na may mga mag-aaral ng ikapitong baitang. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid aralan. Ako si Teacher RJ, ang inyong guro, at ako'y naparirito upang gabayan ka sa ating mga aralin. Tara na't samahan niyo ako at maglakbay tayo upang tuklasin ang exciting, interesting, at amazing na kasaysayan ng Asya. Oh, handa na ba kayo? Ilabas na ang kwaderno, lapis o ballpen mo at tayo'y magsimula na. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, halina't atin munang balikan ang ating nakaraang aralin na tumutukoy sa katangiang pisikal ng Asya. Tignan nga natin kung natatandaan nyo pa ang mga ito. Mayroon tayong gawain at tatawagin natin itong Celebrity Bluff. Ang gagawin lamang ay tutukuyin ang bawat pahayag kung ito ay tama o mali. Sasabihin ang salitang fact kung ang pahayag ay tama at bluff naman kung ito ay mali. Magtatanong muna ako at bibigyan kita ng 3 segundo upang sabihin ang tamang sagot. Kung kaya't ihanda na ang ating mga sarili at makilahok sa ating gawain. Ikaunang pahayag. Ang Dead Sea ang sinasabing isa sa pinakamaalat na anyong tubig sa Asya at sa buong mundo. Sa 2, 3. Kung fact ang sagot mo, mahusay ang iyong sagot. Ikaw ay tama. Ikalawang pahayag. Ang Jamboree Lake, ang pinakamalaking lawang tabang at sinasabing sagana sa lamang tubig sa buong Asya. 2, 3. Kung ang sagot mo ay bluff, bravo! Tama ka! Ikatlong pahayag. Ang Ilog Guangho, na mas kilala sa tawag na Yellow River, ang pinakamahabang ilog sa buong Asya na matatagpuan at nagmula sa bansang China. 2, 3. Kung fact ang iyong kasagutan, tumpak ang iyong sagot. 4 na pahayag. Ang Mount Everest ang pinakamataas na tuktok hindi lang sa Asya at kundi sa buong mundo. 2, 3. Kung fact ang pinili mo, napakahusay! Tama ang iyong sagot. At ang 5th pahayag. Sinasabi na ang Pacific Pass ay dinadaanan ng mga kuta ng mga tanyag na mananakop sa kasaysayan ng mundo na sina Darius I, Alexander the Great at Genghis Khan. 2, 3. Kung bluff naman ang iyong sagot sa huling pahayag na ito, tumpak! Bravo! Ikaw ay tama! Magnifico! Magnifico! Tunay nga na inyong naaalala ang ating nakaraang aralin. Kaya sa aking palagay, handa na kayo sa ating susunod na talakayan. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, tayo muna't magbalitaan. Masasabi ba natin na nasa magandang kondisyon pa rin ang ating kapaligiran ngayon? Enero pa lamang ng taong 2020 at kauumpisa pa lamang ng taon. Ngunit bakit tila nag-uunahan ang mga kalamidad sa pagtagsa sa ating mundo? Umpisahan natin ang ating talaan sa malawakang sunog sa Australia, giyera sa Middle East, lindol sa iba't ibang panig ng mundo, pagputok ng bulkang Taal at malalakas na bagyo dito sa ating bansa, baha sa Indonesia at Dubai, ang nakaambang pagkatunaw ng mga glacier sa New Zealand, at ang pinakahuli ay ang pagdami ng kaso ng nakamamatay na novel coronavirus o ang tinatawag nating COVID-19. Ang higit na nakababahala ay ang patuloy ng pag-init ng mundo o tinatawag nating climate change.
Ayon sa pag-aaral, ang mga gawain ng tao na nagbubunga ng pagdami o pagtaas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ay ang nagkukulong ng init sa mundo. Ang pagbuga ng carbon dioxide ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina, ang pagputol ng mga puno na siya sanang mag-aalis ng carbon dioxide sa hangin, at nagiging acidic at tumataas na ang level ng tubig sa mga karagatan. Natutunaw na rin ang mga glaciers na bumabalot sa mga kabundukan sa mga malalamig na bansa. Palala na ng palala ang kalagayan ng mundo at marami pa rin ang nagkikibit-balikat at walang pakialam sa ating kapaligiran. Kung ating titignan ang bawat anggulo, makikita natin na ang ating kapaligiran ay patuloy na sinasamantala ng mga tao. Karamihan sa mga tao ay patuloy pa rin ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan at ang pagpuputol ng mga puno sa kabila ng lagban na pinapatupad ng ating bansa. Hindi lingid sa atin na ang sanhi noon ay nagkakaroon ng baha, landslide, at malakas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbubuwis ng buhay ng maraming tao. Dahil sa pagtutroso ng walang humpay, nakalbo ang kagubatan doon. Imbis na gawing halimbawa ang nangyayari, tila hindi natinag ang iba na patuloy pa rin sa paglalapastangan sa kapaligiran. Lagi nating pakatatandaan na ang kalikasan ay isa sa biyayang handog ng Diyos na dapat nating ingatan, alagaan, at pagyamanin tungo sa ating kaunlaran. Bawat biyaya ng Diyos ay dapat may katapat na pagmamahal, lalong-lalo na ang ating kalikasan na siyang nagbibigay sa atin ng kabuhayan at tumutulong sa oras ng kagipitan. Ang kalikasan ay para sa lahat, kaya nangangailangan ito ng respeto upang mapakinabangan mo ito ng husto. Kaya, habang may panahon pa, alagaan natin ito at pagyamanin. Matapos nating marinig ang balita, ngayon, ating ipagpatuloy ang ating talakayan at kwentuhan sa ating paksa. Pero bago iyon, magpapakita muna ako ng mga litrato at sasabihin ninyo kung ito ba ay approve o disapprove. Magtatanong muna ako at bibigyan kita ng 3 segundo upang sabihin ang iyong kasagutan. Ang gawain na ito ay tatawagin nating Litratalk. Handa na ba kayo? Halina't umpisahan na natin para sa ating ikaunang litrato. Base sa litrato na iyong napagmasdan, ano ang iyong saloobin na mahihinuha? Approve o disapprove? 1, 2, 3. Kung ang saloobin mo na mahihinuha sa litratong ito ay approve, bravo! Magaling! Talagang napakaganda nga ang paraiso na mayroon tayo sa Pilipinas. Para sa ating ikalawang litrato. Base sa litrato, ano ang iyong kasagutan? Approve o disapprove? 1, 2, 3. Kung ang iyong kasagutan ay approve, magnifico! Tama ka! Makikita natin na ang kagubatan sa Maldives ay lubos na nakapagbibigay yaman at sagana sa ating buhay. Ganoon din sa mga iba't ibang uri ng hayop na nakatira dito. Para sa ating ikatlong litrato, pagmasdang mabuti. Ano ang iyong mahihinuha sa litratong nakita? Approve ba o disapprove? 1, 2, 3. Kung ang kasagutan mo ay disapprove, magaling! Talagang ang nakalulungkot at di kaaya-ayang tignan o makita ang pagputol ng mga puno sa ating kagubatan. Para sa ating ika-4 na litrato. Base sa iyong napagmasdan, ano ang saloobin na iyong mahihinuha? Approve o disapprove? 1, 2, 3. Kung ang iyong kasagutan ay disapprove,
mahusay. Talagang ang masakit na makita na ang ating mga kababayan ay patuloy na naaapektuhan dahil sa patuloy na pagbaha. Ngayon, para sa pangkalahatan, suriin natin ang mga nakita nating mga larawan. Una, ano ang iyong mapapansin sa mga larawang nakita? Tama! Makikita natin na sa bawat larawan ang iba't ibang klase ng kapaligiran na matatagpuan natin sa Asya. Pangalawang katanungan, bakit kailangan natin mapagmasdan at mahinuha ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Napakahusay! Dahil kinakailangan nating malaman kung ano na nga ba ang lagay ng ating kapaligiran. Kung may dinadanas na naman ba itong mga problema o hindi naman kaya para masolusyunan ang bawat problema na nakaakibat sa ating kalikasan. Maayos pa ba? O hindi nakaaya-ayang tingnan? Ilan lamang yan sa mga tanong upang ating mabusisi ang ating kapaligiran. Para sa ating ikatlong katanungan, bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan mo mabibigyan ng kahalagahan ang ating kalikasan? Mahusay na kasagutan! Dahil sa pamamagitan ng pag-iingat, pag-aalaga, at pagbibigay importansya sa ating kapaligiran, ito ay magtutungo sa ating kaunlaran. Bawat biyaya ng Diyos ay dapat may katapat na pagmamahal, lalong-lalo na ang ating kalikasan na siyang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Para sa ikaapat nating katanungan, sa iyong palagay, ano ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Bravo! Magaling! Ang paksang tatalakayin natin ay patungkol sa suliraning pangkapaligiran sa Asya. Ang mga kasanayan para sa paksang ating tatalakayin ay nakapaloob sa Most Essential Learning Competency 1 o tinatawag nating MELC 1. Ikauna, natatalakay ang mga bahaging ginampanan ng mga suliraning pangkapaligiran sa Asya sa paghubog at pag-unlad ng mga isipan at paraan upang masolusyonan at maiwasto ang pagkakakilanlang Asyano sa ating kapaligiran. Ikalawa, naiisa-isa ang mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng Asya. Ikatlo, nasusuri ang mga katangian at mga posibilidad kung paano nagtungo sa suliranin ang mga pangkapaligiran sa Asya. At ang pinakahuli at ang pang-apat, nakapagbibigay ng halimbawa at aplikasyon sa bawat suliraning pangkapaligiran sa Asya. May mga iba't ibang suliraning pangkapaligiran ang kinakaharap ng Asya. Isa na rito ang pagkasira ng lupa. Tunay na malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng lupa upang patuloy na mabuhay ang mga tao. Sa kapakinabangan o productivity nito, nakaaasa ang mga produktong agrikultural na tumutusto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunsod ng malalang mga suliranin gaya ng salinization at alkalinization na nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Malubhang problema ang salinization sa Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog na dumadaloy sa 38% ng kanilang bansa. Nasa 33% ng mga mamamayan nito ang nakikinabang sa ilog dito. Samantala, isa ring malubhang problema sa lupa ay ang desertification gaya ng nararanasan sa ilang bahagi ng China na nakapagtala na ng halos 358,800 km² na desertified na lupain. Maging sa ilang bahagi ng Asya tulad ng Kanlurang Asya ay nakararanas din ng tuyong lupain gaya ng Jordan, Iraq, Lebanon, Syria at Yemen sa Kanlurang Asya at ang India at Pakistan sa Timog Asya. Ang pagkasira o pagkatuyo ng lupa ay maaaring magdulot ng matinding suliranin gaya ng kakulangan sa pagkain at panganib sa kalusugan.
Isa pang pinagmumulan ng pagkasira ng lupa ay ang tinatawag nating overgrazing, kung saan ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa laki ng kawan ng hayop. Ito ay nakasisira sa halaman o vegetation ng isang lugar. Ang hilagang Iraq, Saudi Arabia at Oman ay ilan lamang sa mga bansang nakararanas ng ganitong sitwasyon. Isa pang suliraning pangkapaligiran na mayroon sa Asia ay ang urbanisasyon. Dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia, labis nang naapektuhan ang mga kapaligiran nito. Ito ay nagbunsod sa mga kaugnay na problema gaya ng pagdami ng mga mahihirap na lugar o depressed area at may mga pamayanan na may mataas na insidente ng pagkakasakit at iba pang mga panganib sa kalusugan. Mahigit sa 3,119 sa mga bayan at lungsod ng India ay may mga ganitong sitwasyon. Ang kalusugan ng mga mamamayan sa mga lungsod ay direkta ng urbanisasyon gaya ng pagtatapon ng mga industriya ng kanilang wastewater sa tubig o sa lupa. Ang mga kalapitbayan ng lungsod ay maaapektuhan din ng urbanisasyon sapagkat dito kinukuha ang ilang mga pangangailangan ng lungsod na nagiging sanhi ng pagkasaid ng likas na yaman nito. Kaugnay na problema din ng urbanisasyon ay ang noise pollution mula sa mga sasakyan, gayon din ang mga ilang aparato at makinang gumagawa ng ingay. Ayon sa mga eksperto, may epekto sa kalusugan ang labis na ingay sapagkat nagtudulot ito ng stress at nakadaragdag sa pagod. Sa ilang sitwasyon, ito ay nagiging sanhi ng pagkabingi. Mayroon pang mga suliraning pangkapaligiran na makikita sa Asia. Isa na rito ang problema sa solid waste. Ang pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliranin, hindi lamang ng Asia, kundi ng buong mundo. Maraming bansa sa Asia ay walang karampatang pasilidad upang itapon sa maayos na pamamaraan ang mga basurang galing sa mga kabahayan, maging ang mga basurang industriyal o yaong mula sa mga ospital, pabrika at industriya. Ang hindi maayos na pangangasiwa ng basura ay nagiging sanhi ng pagkontamina o pagkadumi ng hangin, tubig at maging ng lupa. Kapag sinunog ang basura, dumurumi ang hangin. Kapag itinambak lamang sa isang lugar, ang ilang mga maasido at organikong material nito ay maaaring manuot sa lupa na magiging sanhi ng kontaminasyon ng tubig na iniinom at ng tubig na dumadaloy sa irigasyon. Ang hindi tamang pagtapon ng basura ay nagdudulot ng problemang pangkalusugan sa mga tao at problemang ekolohikal naman sa kalikasan. Isa rin sa mga suliraning pangkapaligiran na mayroon sa Asia ay ang polusyon. Isa sa pinakamalalang problema ng polusyon sa kapaligiran ay ang polusyon sa hangin. Ito ay dahil sa malawakang paggamit ng petrolyo na nagriresulta sa sulfur dioxide. Malala ang problemang ito sa pangapangunahing lungsod gaya ng Beijing sa China, Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Taipei sa Taiwan, Jakarta sa Indonesia at Bangkok sa Thailand na kung saan nakapagtala ang mga lugar na ito ng pagkakaroon ng mataas na level ng suspended particulate matter, sulfur dioxide at carbon dioxide na naglilid sa hangin. Ang mga gas pollutants na nabanggit ay may mga masasamang dulot sa kalidad ng hangin. May malubhang polusyon sa hangin sa Kazakhstan dulot ng hindi modernong paraan ng pagmimina dito. Ang kontaminasyon ng hangin ay nagdudulot ng tatlong seryosong problema: acid rain, ozone depletion at global climate change. Isa pang suliraning pangkapaligiran na mayroon sa Asia ay ang pagkawala ng biodiversity. Ang kontinente ng Asia ay tinuturing na isa sa may mga pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang China, India, Thailand, Philippines, Indonesia at Malaysia ay katatagpuan ng pinakamaraming species ng mga isda, amphibian, reptile, ibon at mamal. Ngunit sa kabila nito, ang Asia rin mismo ang nakapagtala ng pinakamabilis na pagkawala ng biodiversity bunsod ng patuloy na pagtaas ng populasyon, walang habas na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman, pang-aabuso ng lupa, pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o deforestation, polusyon sa kapaligiran,
at ang introduksyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. Matapos ang ating talakayan, ako ay may hinanda na tula para sa inyo. At ito ay tatawagin kong kapaligiran. Handa na ba kayo? At kung kayo'y handa na, akin ang uumpisahan. Napakaganda ng ating kapaligiran. Kaya ito ay dapat nating pahalagahan, alagaan at ingatan. Dahil nakasisilaw ang kagandahan ng ating kalikasan. Ang ating kapaligiran ay dapat pangalagaan nang dahil dito maraming taong dumadayo para lang mapagmasdan ito. Ang mga problema ay nawawala kapag ating nakikita. Dahil sa hirap at tiyaga, gumaganda at nagiging payapa. Ang kapaligiran na pinakamaganda dahil ito ang bunga ng pagtiyaga. Kaya alagaan natin ang ating kapaligiran dahil ito ang nagbibigay ng kagandahan. Dahil ito lang ang tanging ilaw, ilaw na nakasisilaw ang kagandahan. Ngayon, dumako tayo sa isang pagsasanay. Kunin mo ang iyong lapis at sagutang papel at bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gamitin mong gabay ang mga titik para mabuo ang salita. Unang tanong. Ito ay kadalasang nangyayari sa lupa kapag mali ang proseso ng irigasyon at nagbubunsod ito ng suliranin gaya ng salinization at alkalinization. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang sagot mo ay pagkasira ng lupa, ikaw ay tama. Ikalawang tanong. Ang proseso ng lipunan kung saan ang mga lungsod ay lumalaki dahil sa paglipat ng populasyon mula sa kanayuan hanggang urban na paninirahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang sagot mo ay urbanisasyon, magaling! Ikatlong katanungan. Ito ay isang problema na kung saan ang mga basura na itinatapon lamang sa kahit saan, gaya ng lupa, ilog o dagat, na nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang kasagutan mo ay problema sa solid waste, ikaw ay tama. Ikaapat na tanong. Ito ay ang pagiging marumi ng kapaligiran dulot ng mga maling gawain ng mga tao gaya ng pagpapakawala ng mga sulfur dioxide sa ating kalikasan na nagriresulta sa climate change. 1, 2, 3, 4, at 5. Kung ang kasagutan mo ay pollution, magaling! At ang huling katanungan. Ilan sa mga dahilan nito kung bakit ito'y humahantong sa mabilis na pagkawala ay ang pang-aabuso sa lupa, deforestation, at ang introduksyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang kasagutan mo ay ang pagkawala ng biodiversity, ikaw ay tama! Magaling aking mga mag-aaral. Napatunayan ko na marami kayong naintindihan at napulot na aral sa aking talakayan. Pero bago matapos ang ating virtual na klase, ako ay may ibabahaging 7 simpleng paraan upang makatulong sa ating inang kalikasan at sa ating kapaligiran. 1. Magtanim ng halaman at mga puno. 2. Huwag mag-aksaya ng papel. 3. Mag-recycle ng mga magagamit pang basura. 4. Huwag gumamit ng plastic na supot. 5. Maging disiplinado sa pagtatapon ng basura. 6. Bigyan ng suporta ang mga proyekto na pwedeng maisalba ang kapaligiran. At ang 7, huwag manghinayang mag-umpisa ng pagbabago. Tunay nga na ang ating kapaligiran ay napakahalaga sa paghubog ng kabihas ng Asya. Dahil sinasabing ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa pananaw ng isang individual. At hanggang dito na lang ang ating aralin at maraming salamat sa inyong lahat. Paalam!